teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating eTulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang eTulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello kids! Ayan! Hello, hello, hello! Good afternoon, everyone! Kamusta ang inyong bakasyon, mga bata? Okay, tayo ngayon ay nasa eTulay online tutorial na naman. Na-miss nyo ba ang ating Matalino Day kasama ang inyong Matsayahin Tutor Aileen? Pero nais ko munang magpakilala sa mga bago nating makakasama ngayong tanghali. Ako po si Tutor Aileen mula sa Santissima Cruz Elementary School, SDO Laguna. At binabati ko po ang aming PSDS, Sir Luis M. Hermina, at syempre ang aming napakagandang punong guro, Ma'am Zarina S. Rasco, at sa lahat ng guro ng Santa Cruz District. Magandang tanghali po! Pakishare na to, kids, ha, para maraming makapanood ng ating live session dito sa ating eTulay online tutorial. Ayan. At syempre po, binabati po namin ang isang maligayang kaarawan ang aming teacher broadcaster coordinator dito sa SDO Laguna. Happy, happy, happy birthday po, Dr. Irma Valenzuela. Nawa po ay lagi po kayong manatiling ligtas at malakas po sa anumang uri ng sakit. Okay, kids, huwag mag-alala kung hindi pa natin nagagawa ang ating self-learning module dahil nandito na muli ang eTulay online tutorial. Level up! Wow, level up, kids! Yes, level up dahil hindi lang ang inyong Matsayahin Tutor ang inyong makakasama dahil may isa pa tayong matgaling na tutor at siya si Tutor Sherry mula sa SDO Bulacan. Pasok po, Tutor Sherry! Hello, Grade 1 learners! Isang masaya at mapagpalang araw po sa lahat ng mga guro, magulang at mag-aaral na patuloy na sumusubaybay sa ating eTulay session.
Yes po, Teacher Arvin. Ako po si Tutor Sherry from SDO Bulacan na makakasama nyo sa Mathematics Grade 1 na tutulong at gagabay sa ating mga Grade 1 learners upang lubos silang maunawaan ang ating mga aralin at gagabayan natin sila sa pagsagot sa mga gawain at pagsasanay sa ating self-learning modules. Kaya kids, ano pang hinihintay nyo? Isang heart react naman dyan sa ating comment section kung kayo ay ready na! Yes, yes, yes! Heart react! At shoutout muna kay Narisa Refamonte. Yan, good afternoon po. Hello, Ivy Cesar. Hello, Jillian. Hello, Prince Ed. Ayan, may nag-heart react na po ba sa atin, Tutor Sherry? Ayan, yes, sabi ni Ma'am. Hello, Tutor Roma. Isa rin sa ating napakahusay na tutor dito sa Itulay. Ayan. Ayan, pwede tayong bumati, Tutor Sherry, sa mga pumasok sa ating live session ngayon. Okay po, good afternoon daw, watching from Ibadio Integrated School, Grade 1, si Jillian Hermalyn Banan. Okay, good afternoon kids. At gayon din kay Sir Mike Anthony Cassie. Ayan, good afternoon po sir. Good afternoon. Ayan, so pwede na siguro tayong mag-umpisa, no? Dahil nakitang-kita natin na ready na yung mga bata. Okay kids, share na ang ating live session para maraming matuto. Okay, so tingnan na natin ang ating screen. Ayan, so ang ating Itulay ay Level Up kasama si Tutor Sherry. Ayan. Hey, Tutor Sherry, ano sasabihin mo sa kanila? Are you sharing my son? Yes, at matuto ng bagong aralin kasama si Tutor Arlin at Tutor Sherry. Ayan. Makakasama niyo kami tuwing 1 o'clock to 1:40 ng hapon. At Tutor Sherry, ano po bang pag-aaralan natin ngayong hapon na ito? Okay, ang ano ating, lesson ngayon, Tutor Sherry? Mathematics 1, Quarter 1, Week 1 na may nila naman na visualizing and presenting numbers from 1 to 100 o isa hanggang 100. Ayan, kids, ready na tayo ha? Ayan, at nais muna nating magpasalamat sa ADM para sa pagpapagamit sa atin ng kanilang self-learning module. Ihanda na natin yan para sa panibagong pagkatuto ngayong araw na ito. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang makilala ang mga bilang mula 0 hanggang 100. Ano pa? Na ipapakita ang mga bilang 0 hanggang 100 sa tambilang o simbolo at pasalita. Ayan, Tutor Sherry, malaman natin kung ano ba yung tambilang, no? At yung yes, pasalita. Yes. At, syempre pa, nasisiyahan kayo sa paggawa ng iba't ibang gawain sa patungkol sa number sense. Okay, tayo muna ay magbalik-aral. Tingnan natin, Tutor Sherry, kung marunong pa silang magbilang ng 1 to 10. Kasi yung 1 to 10, yun yung basic na dapat nating matutuhan. Pag alam na natin yung 1 to 10, sisiyo na sa atin, easy na sa atin at basic na ang 11 to 100. Okay, are you ready to sing? Alam nyo ba yung awit na 10 malulusog na bata? Okay, sige, awit kayo kasabay namin ni Tutor Sherry. Isa, dalawa, tatlong mga bata. Apat, lima, anim na mga bata. Ito, walo. Siyam na mga bata. Sampung malulusog na bata. Ayan, okay. Tutor Sherry, dapat ba? Ayan. Ayan, Tutor Sherry, dapat ba lagi tayong malusog, lalo na ang mga kids? Opo, Teacher Arlene, dapat panatilihin natin ang pagiging malusog para tayo ay masayahin at lalong maging interesante sa ating pag-aaral. Yes, masigla, no? Tsaka ligtas sa anumang sakit. Ayan. Okay, tayo ay magbilang, Tutor Sherry. Okay, kids, tapos na tayong kumanta at tayo naman ngayon ay magbibilang. Handa na ba kayo? Okay, handa na lang po sila. Opo, okay. Sabayan nyo kami sa ating magbilang tayo. Okay? May nakikita ba kayong mga bagay?
Opo, dahil po ito ay wala. Ang simbolo ay zero sa salita. Ito naman ay wala. Tutor Irene, paano po may sinusulat ang wala o zero? Ayan, ganito po. Yan, parang oblong lang. Zero. Okay. Ayan. Okay. At, ayan. Zero. Okay, so yung touch point, yun yung dots na makikita natin sa bawat number para matandaan natin ang bilang ng bawat numero. At dahil ito ay zero, wala tayong touch point. Kung nakasama namin kayo nung summer camp, na pag-aralan na natin yan, kasama natin si Tutor Mark C. Ayan. Okay, sumunod po. Okay, ilang bagay ba ng lapis ang inyong nakikita, mga bata? Ito ay... Okay. O, inutin nga sa comment section, kids. Ayan. Ilan nakikita nyo daw lapis, sabi ni Tutor Sherry. Ayan, may sumagot na po, Tutor. Na goddess, isa po. Tignan nga natin, Tutor Irene, kung isa nga. Okay, ito ay isa at may simbolong isa. Makikita sa atin ni Tutor Irene kung paano ang pagsulat ng simbolong isa. Okay, mga kids, natin gayahin ang pagsulat ni Tutor Irene. Maari natin itong gawin sa hangin. Ayan. Okay, so merong ibang paraan ng pagsulat ng 1. Yung iba, ganito lang. Yung iba naman ay meron pang ganyan. Ayan, 1. So alin man dyan, parehas yang tama. At dahil 1, mayroong itong bilang na ilang touch point kaya makikita natin. Siyempre, meron siyang isang touch point. At lagyan natin ito ng touch point. Ayan, isa. Ibig sabihin, isang bilang. Alright, kids? Sana ay nakakasunod. Next. Ilang lapis ang nakikita nyo, mga bata? Okay. Ayan. Maari nyo isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Okay, comment your answer now, kids. Ayan. Alam ko, Tutor Sherry, magagaling na yan silang magbilang. Ayun, may nakita na po akong tamang sagot. Ayan. Sabi po ay... Dalawa, Tutor Irene, tama po kaya? Okay, ito ay dalawa at ang salita ay dalawa. Ano, paano naman po natin ipakikita ang touch point ng dalawa? Okay, susulat muna natin ha. Pakurba, ayan, at pahigang guhit. Alright, at dahil ito ay dalawa, mayroon itong dalawang touch point. Isa at dalawa. Okay, ayan, tingnan natin mga bata. Isa, dalawa. Isa, okay, ayan, dalawa. Ayan, nakita niyo mga bata? Tandaan natin yan, ha? Opo, basta tatandaan niyo lang kung ilan ang touch point, yun ang bilang ng mga bagay meron ang isang numero o bilang. Ngayon naman, tandaan. O, ilan nakikita niyo, kids? Ilan ang nakikita niyo ng lapis? Ayun. Sabi ni Faith, ayun, Tutor Sherry, ang daming sumagot. Oh, talagang very active po sila. Ayan. Ang sabi niya ay tatlo. Ang simbolong tatlo ay, maari natin itong bigkasin at sabayan si Tutor Sherry. Sabihin nga mga bata, tatlo. At ang touch point naman nito ay Tutor Irene. Okay, meron tong isa, dalawa, tatlong touch point. Isulat natin. Semicircle at isa pang semicircle. So, ang touch point niyan ay tatlo. Para matandaan nyo kung ilan yung tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Alright, alam nyo na yan ha. Tandaan natin, kids ha. Para alam natin ang bilang ng bawat numero. Okay, ito naman ay bilang na... Apat, ang bilis ng ating learners na si Lorena Codes. Ang galing-galing, sabi niya, 4 po. Ayan. 4 po ang okay, sabi niya. Okay, tingnan niya na. At ni Adrian. Okay, paano galing naman natin yung bilang 4? Okay, ayan. Kita mo nga po kung paano natin isusulat ang bilang 4. Okay, so patayo, pahiga, patayo uling guhit o linya. At mayroong itong bilangin natin ang touch points. 1, 2, 3,
four. Okay, kayo four. Naman, tayo naman. One, pagkatapos sa taas, sa baba naman. Two, taas ulit. Three, four. Meron niyang four. Apat na bilang. Okay, sa pasalita naman, ito ay sinasabi natin apat. Yes po. Okay, ito naman. Okay, next. Yan naman po ay very good. Ang bibilis ng ating learners ni Tutor Arlene. Sabi nila, ito ay limang lapis. Okay, yes. Paano naman sinusulat ang simbolong lima? Ayan. Ayan. Pwede nating sabayan sa pagsulat si Tutor Arlene ng okay. Bilang lima. Patayo, semicircle, pahiga. Okay? And ilan ang touch points nito? Sabayan nyo ako ha. One, two, three, four, five. Ayan. So tayo naman. One, two, three, four, five. Okay. Next na tayo, kids. Pinabasa natin ng lima. Okay. Tama. Okay. Yan. Next. Next po, ito naman ay bilang anim. Ito ang simbolong anim at ipakikita sa atin ni Tutor Arlene kung paano isinusulat ang simbolong anim. Okay, malaking semicircle at isang circle. Ayun, lagyan natin na medyo mahaba yun. Ayan, ang number 6. At mayroon itong... Ano naman po ang touch point ng number 6, Tutor Arlene? Mukhang kakaibang pamamaraan ng number 6. Okay, mapapansin natin kids na dalawa ang dots sa bawat corn, sa bawat bilog natin. Merong isang white tsaka isang red. Pero yan ay kahit anong kulay. At tandaan natin, hindi palaging may touch point ha. Yun ay technique lang natin para matandaan natin kung ilan ang bilang at sa mga susunod nating mga aralin, malaking tulong ang touch point o pag-alam ng touch point ng bawat number para ma-solve natin ang 4 basic operations in mathematics. Okay, so dalawa ang bilang niyan, kids, ha? Isa, ayan, dalawa. Ayun, parang mata, ano? Tatlo, apat, lima, anim. Okay, nakita ba, kids? Ulitin natin, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Sumunod na bilang ay? Okay, sa salita, paano po natin ito sinusulat, Tutor Sherry? Ito ay binabasa. Sa salita ay? Anim. Okay, ulitin nyo yes. Mga bata. Okay, ayan. Okay lang kung hindi pa tayo mabilis bumasa. Ang importante ay nagtatry tayong magbasa dahil sa pagsubok sa pagbasa, masasanay din tayo. Yes, okay. Saka Tutor Sherry, dahil sa pagbasa, madali nating mauunawaan yung mga lessons, ano po? Yes, ayan. Po, Tutor Irene. Ito naman ang bilang. Okay, kids. Okay. Ayun, oh, ang dami. Ang bilis, oh. Opo, ang bilis. Okay, sabi po ni Cherry Chan Barros, 7 po. Ni Matt Benya, 7 po. At ang simbolo nito ay paanin po sa Tutor Irene. Okay, pahiga at pahilis. Ayan okay. Ang ating number 7. Tignan naman natin ang touch points nito. Opo. Uy, dalawa uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Alright, tayo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, ulitin natin ha. Sabayan nyo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sa salita naman po, ito ay binabasa natin pito. Alright, pito. Yes, okay, next. Ito naman po ay bilang na 8. Alright. Yes, sa Tutor Sherry? Nabasa nating 8. Tutor Arlene, paano po ulit ang touch point ng bilang 8? Okay. Favorite number ko to nung maliit ako kasi pakembot-kembot yung number na to. Okay. So, semicircle, tapos parang kekembot yung number, tapos ayun uli. Okay, children, ito malito ha, yung
dalawang bilog. Okay, wag yun ha. Masasanay kayo ng pagsulat ng dalawang bilog na ganun. Wag ganun. Although, makikita natin na para siyang dalawang bilog, ang wasong pagsulat nito ay ganun. Pakembot-kembot, palikuliko. Alright? Okay, mayroon din itong touch point. Tingnan natin. So, tingnan natin sa screen. Uy, dalawa uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oops! Ayun. 7 and 8. Okay, sabayan niyo uli si Tutor Arlene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sana makagawa kayo ng sarili nyo, ha? Okay, yes, next na tayo. Sunod na bilang, ito ay bilang. Okay, tingnan ko nga, kids. Okay, sabi po nila, Tutor Arlene, ito daw po ay 9 or siyam. Oh, galing. Kabanan. Okay, paano naman natin babasahin ang simbolong siyam? Okay, paano nga ba, kids? Okay, ito ay siyam. Ulitin po natin. Siyam. Siyam. Okay, paano ba natin isusulat ito? Okay, may dalawang paraan. Maaaring bilog, maliit na bilog at patuwid na linya. O kaya naman yung iba ay bilog at parang may semicircle na ganyan. Teka, ulitin ko nga. Parang hindi masyadong maganda yung sulat ni Tutor Arlene. Okay, so pag nagkakamali, okay lang yan. Ulitin na lang natin. Alright, ayan. So, tingnan naman natin ang kanyang touch points. Aha, dalawa na naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. So, sabayan niyo ako ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ito naman sa kabila. Pwedeng dito ang sulat natin. Pero ganito. Pero tayo sinusunod natin sa paaralan. Ganito, di ba? Ito tinuturo ko sa estudyante ko eh. Okay. So, para alam lang nila pag nakakita sila ng ganito na parang letter G. Okay. 1. Ulit. Yan. Wait. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, o tandaan natin mga bata ha, hindi palaging may touch point. Ang touch point ay nasa isip na lamang na natin. Okay, ayan. Okay, magbilang nga tayo ng mula 0 hanggang 100. Sabayan nyo si Tutor Aileen dito ha. Okay, so mas pinili namin ni Tutor Sherry na i-record na para mabilis tayo sa ating pagbibilang. Okay, halina mga bata. Tayo ay magbilang mula 0 hanggang 100 o wala hanggang 100. Sabayan nyo ako ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At ito naman para sa 10. Yan ang tatandaan natin ha. Ito ay 5. 1, 2, 3, 4, at 5. 6, 7, 8, 9. Isang bungkos ng 10 patpat. Wala o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Isang daan! Yay! Nakasabay ba kayo sa ating pagbilang, mga bata? Magaling kung ganon, palakpakan ang inyong mga sarili! Okay! Yay! Alright, kids! Hinapo ba kayo? Okay, dapat Tutor Sherry, sila ay lagi magpa-practice ng 0 to 100. At mga bata, kung nais nyong balikan ng video na ito, para lagi nyong ma-practice ang pagbilang, pwede nyong balikan. Or kaya naman, visit my YouTube channel, nandun po ang video na yan. Alright? Halina, practice tayo palagi. At Tutor Sherry, ano po itong ginawa natin? Okay, ngayon naman, meron kaming number charge dito, mga bata. Pwede nyo itong picturean para kung sa ganun ay natapos na ang ating online tutorial today, maaari natin itong sanayin mo din ibilangin mula 1 to 100. Kaya sabihin na kayo na mami at daddy na picturean o screenshot ang ating screen. Ayan, gusto yes, nyo namin makita yes. Ang kids na kayo ay nagsasanay magsulat ng bilang 1 to 100, maaari nyo itong i-post sa ating Itulay FB page. Yes, DepEd Itulay. Yan, para makita namin kung talagang kayo ay nag
e-ensayo dahil ang pagpa-practice ay makakahusay ng ating galing sa pagbibilang. Ayan, so practice-practice na ha. Okay, kunin na natin ang ating self-learning module. Buksan sa pahina 2. Sumabay kayo mga bata sa ating pagsasagot. Okay, letter A, piliin ang tamang bilang ng mga nasa larawan. Tutor Sherry, ano daw gagawin nila ngayon? Ayan. Ayan. Okay, bilangin nga natin mga bata kung ilang yoyo ang inyong nakikita. Ayan, lagyan ko po ng laser, Tutor Sherry, para makasabay sila. Okay, go kids, bilang na. Ayan, o nagbibilang na sila. Opo, habang nagbibilang po sila, Tutor Arlene, marami po tayong pa-shoutout sa ating comment section. Ayan. Okay. Ilan po kaya ang bilang ng yoyo meron tayo? Okay, mga kids, mga grade 1 learners, maaari natin isulat ang ating sagot sa ating comment section. Ayan. Okay, comment your answer! Ayan! Ayan, sabi po ni Ma'am Nerissa Refamonte, dear tutors, pwede po ba makahingi ng video nyo ng pagbilang? Salamat po, tutor. Ayan. Ayan, si Teacher Nerissa, nahingi po ng kopya. Yes po, you can have this video po. Pwede nyo pong i-save. Or kaya naman, meron din po ako nung 0 to 100 sa aking YouTube channel, Teacher Arlene. Ayan, nag-promote pa si tutor. In-upload ko po daw para pwede nating balik-balikan. Or kaya, syempre, itong ating live session ay recorded na po sa ating DepEd EdTech Unit Facebook page. Ayan, Tutor Sherry, may sumagot na po. May nakita meron pong tama. Meron na po, Tutor Arlene. Meron po, sabi ni Rayel Shane, 14. Ness Luciana, 14. Prince Ed Namo, 14. Sabi ni Corey Remo Colliales, 14. Tingnan nga po natin, Tutor Arlene, kung 14. Arlene. Okay, well, ipunin na ang inyong well done badge. Okay, next, number 2. O, galingan nyo pagbilang, ha? O, bilangin nyo yung mga bata. Okay, so habang tayo... Tulungan natin ang mga bata na bilangin itong bayabas. Sige po. Ayan, gamit ako ng laser pointer. Hindi lang kumain ng bayabas. Ay, opo, syempre. Rich in vitamin C. Okay, sabayan nyo kami ni Tutor Sherry, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ayan. At ang nakatamang sagot ay si... Tingnan nga natin. Ayun, may mga sumagot na. Ayan. Ayun, meron pa tayong kasama taga YouTube channel. Ayan. Ayan, ang daming tamang sagot. No one's eye. Tutor Arlene, 42 po ang kanya. Tingnan nga natin. Okay, tama. Ayan. So, napansin nyo, children, nagbilang kami ng sa Ingles at sa Tagalog. Kailangan marunong kayo sa Ingles at marunong din kayo sa Tagalog ng pagbilang. Okay. At para naman po sa number 3, Tutor Sherry. Okay. Ilang bag ang ating nakikita ngayon, mga bata? Okay. Maaari nyo kaming sabayan sa pagbibilang. Tutor Arlene, subukan naman natin bilangin ito sa Tagalog. Okay, sige po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Labing isa, labing dalawa, labing tatlo. Labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam, dalawampu, dalawamput isa, dalawamput dalawa, dalawamput tatlo, dalawamput apat, dalawamput lima, dalawamput anim, dalawamput pito. 28, 29. Ano susunod? 30. Nawala ako. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Apat na po. Apat
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62. Alam mo, Tutor Sherry? Sulat ang tamang sagot sa ating comment section. Okay. Alam mo, Tutor Sherry, pinagandaan ko talaga tong ating pilot episode. Talagang ako'y nagpainit sa labas. Dahil alam ko, talagang kailangan natin ng energy sa pagbilang. Ayan. Okay, sabi ni Althea Marie Toribio, sabi niya po ay 62. Ayan, tingnan nga natin. Oh, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Badge from Tutor. Yes, meron. Yay! Pangatlo na yun, ha? Okay, ngayon naman, balikan natin. Gawain isa, pahina tatlo, mga bata. Ayan. Ilan ang mga tala? Oh, dali lang yan. Bilangin natin, ilan ang mga tala? Okay. Ayan, may nakasagot na ba? Ayan, dami pang umahabol ng sagot kanina. 62. Talagang nagbilang sila, Tutor Sherry, oh. Ayan. Hello, Tutor Jessica. Ayan, hello, Ayesha. Okay, ayun, may tama ng sagot. Ayan, sabi ni John Dave. Sarong, tatlo. Yes, tingnan niya natin. Okay, sulat natin ng patambilang. Okay, tambilang, ibig sabihin kung paano natin sinusulat yung number. Kagaya nung ginawa kanina ni Tutor Aline at pasalita. Okay, so tatlo, tatlo. Okay, tatlong. Okay. At Tutor Aline, tatandaan natin mga bata, itong nandito, itong sinusulat natin, ay yung parang idinodrawing natin, yun ang tinatawag nating simbolo, at yung namang mga salita, yun naman po yung salita kung paano natin binabasa yung mga bilang. Don't worry mga kids, kung hindi pa kaya nating magbilang, matututo rin tayo sa ating pagbabasa. Kaya kailangan lang laging magsasanay magbasa. Okay, next number po, Tutor Aline. Yes, for number 2. O, tandaan natin, ito ang tambilang, ha? Kung yes, paano po natin isulat ang numero. Ayan, ikalawang bilang na tayo. Okay, ilan ang mga lata, mga kids? Ito, saan nyo ba ginagamit ang mga lata? Nako, nung tayo ay pwede pang lumabas. Diba, Tutor Aline, maaari natin itong gawing laruan. Ikaw ba, Tutor Aline, naglalaro ka ng lata nung ikaw ay bata din? Aba, syempre, Tutor Sherry, at ipinasa ko yan sa aking mga estudyante during PE time. Ay, namiss ko estudyante ko. Naglalaro kami ng tumbang preso. Larong Pinoy. Ayan, Pinoy na Pinoy. Ayan, kids, ilan po ang lata na ating nakikita? Okay, yan, daming tamang sagot, oh. Si May, si Luke, si Mary Ann, si Ayesha. Ang sagot nila ay... Siyam na lata daw po, Tutor Arlene. Ayan, ang humusay ng mga bata natin sa grade 1, Tutor Arlene, kaya na nilang isulat ang simbolo at salitang bilang. Yes, ayan. Tutor Sherry, kinder yan. Kinder yan nung isang taon, ha? Tapos grade 1 sila ngayon. Ayan. Wow, ang galing naman. Siguro talagang tinutukan nila ang pagbibilang habang sila ay nasa bahay. At syempre, malaking bagay din yung umatin sila ng itunay summer camp. Yes. Nakita kong itinuro yan doon. Tama. Okay, katlong bilang na tayo, Tutor Sherry. Excited na sila. Opo, ilan ang mga kahon? Ayan, okay, bilangin na, kids. Okay, bilangin na at i-comment na ang inyong sagot sa ating comment section. Okay, sabi po sa pagkakalit ni Mira Flor Santos, 4. Ganon din si Gian Patricio, 4. Si Adrian, 4. Si Jethro, 4 po. At si Jethro po, Teacher Arlie, na isinulat niya sa salita ang... Ang galing! ...apat ang husay. Okay, marunong na siyang mag-type, ano? Okay, dahil dyan, mayroon kayong good work badge! Alright! Next number! Uy, sarap yan!
Okay, ilan ang mga mangga? Wow, masarap yan, Tutor Arlene. Okay, makin subukan nyo isulat ang bilang ng mga mangga. Ayan, bilangin na. Ayan, dami pang humahabol na sagot kanina. Oh. Si Remy, si Liza, si Ania. Apat daw kanina yung mga kahon. Tama, anak. Sabi rin ni Gian. Ayan. Sabi ni Marife at ni Prince John Javier, ni Verlita, 20. May sumagot ng 20. May sumagot ng 22. Ilan kaya, Tutor Sherry? Opo. Tingnan nga natin. Kung sino sa kanila ang tumama sa kanilang pagbilang. Oh, marami ko nakikita ang tamang sagot. Ayan. Uy, si Jetro, ang galing talagang mag-type. Oh, tinype niya pa talaga. Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot. Ayan. Okay. Yay! Ay, 20 mangga. Okay. At dahil dyan, mayroon kayong super batch. Ayan. Ipunin nyo yan, ha? Kahit virtual lang. Kung nasa school kayo, dami nyo ng star tsaka badges. Okay, number 5. Okay, number 5. Ito, Tutor Arlene, tulungan natin sila sa pagbilang kasi masyadong marami itong mga panusok at tandaan. Mga kids, hindi dapat tayo naglalaro ng bagay na ito kasi maaari tayo masaktan. At pagbilang natin, kanino tayo hihingi ng tulong, Tutor Arlene? Kay nanay at tatay. Alright. Okay, o sige. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, so mayroon tayong 36 na panusok. Okay, Tutor Sherry, medyo bibilisan na natin kasi we only have 2 minutes left. Okay. At sa number 4, kids, number 6 ay kayo na ang magsagot. Yeah, number 6 at number 7, sila na po, Tutor Sherry, ang magsasagot para matakel pa natin yung mga iba pang gawain. Pero tingnan muna natin to. Paglilinaw para sa number 8, Tutor Sherry, ano pong gagawin nila dito? Ilan lahat ang bigkis ng patpat? Mga anak, bigkis po ang ating tinatanong. O yung bundle, okay, no, patpat. Kaya ano ang sagot natin dito, Tutor Arlene? Okay, so dahil bigkis ang ating bibilangin, hindi ang mga patpat, kundi ang bigkis lang. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kasi maaaring magkamali sila dito. Baka akala ang bibilangin ay yung patpat. Alright. Okay. Para sa gawain 2, pahina 6 hanggang 8, medyo bibilisan na natin, kids, ha? Bilangin ang mga bagay sa bawat pangkat, isulat ang bilang ng mga bagay sa salita at tambilang o simbolo. Okay, so kagaya ng ginawa kanina ni Matthew, sinulat niya ang bilang at ang spelling nito o salita. Yes, tambilang po at simbolo. Ha? Okay. So, 12 o 12. So, ganyan ang ating gagawin, ha? Okay. So, ikalawang bilang tayo. Ayan. So, sagutan nyo na, no? Ayan. So, Tutor Sherry, sila na ang magsasagot nito kasi we only have 1 minute left na lang. Okay. Medyo mag-extend tayo ng konting oras. Pero laktawan na natin to, Tutor Sherry, dahil kayang-kaya nila po yan. Dahil kaya nilang magbilang ng 0 to 100. Ayan. So, laktawan na muna natin to, Tutor, ha? And kids, ayan, so sagutan nyo yung hanggang 1 to 5. Okay, next ay, ano po ito, Tutor Sherry? Okay, para sa ating tuklasin na makikita sa ating pahina 9 ng ating self-learning modules, basahin ang talata at sasagutin natin ang mga tanong. Okay, ayan, basahin natin ang kwento. Si Lorna ay nagpunta sa bookstore upang bumili ng kanyang mga kagamitan sa paaralan. Nakita niya doon ang mga panindang bag, lapis, pambula, notebook at crayola. Tamang-tama ang lahat na ito dahil kailangan niya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman, Tutor Arlene, bumili siya ng 2 bag, 5 lapis, wow, daming lapis, 50 papel,
Yan, yung isang buong papel na yan ay may lamang 50 piraso, isang pambura at 8 notebook at 6 na crayola. Ayan. So, ilan yung notebook na binili niya? 8 yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at 6 na crayola. Ang dami naman yan. Siguro mahilig siyang mag-drawing, Tutor Sherry, ano? Ayan. So, sagutin natin ang mga tanong. Okay, para sa number one, sino ang nagpunta ng bookstore? Mga bata, maaari nyo isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Okay, type your answer now. Ayan, tingnan natin. At ang tamang sagot ay... Okay, tingnan natin. Si... Okay. Si Lorna ayan, ay si... nagpunta sa bookstore. Ayun, tama si Liza Fare. Ayan, 50, tsaka si Mary Jane. Ay, si Mary Jane kanina sagot niya yung 50. Okay. So, ang galing ni, sabi ni John Dave ay si Lorna po. Tama. Next, number 2. Okay, bakit siya nagpunta sa bookstore? Kasi? Ano kanyang ginawa doon? Naglaro kaya siya doon, Tutor Sherry? Naglaro kaya siya doon? Okay. Okay, at, ayan, ano kayang ginawa ni Lorna doon? Baka naligo, Tutor Sherry. Okay. Tutor, ay, sabi ni Jessica Marie Borromeo, bumili daw po siya ng gamit. Ayan, at ayan, tama, upang bumili ng mga kagamitan sa kanyang pag-aaral. Sa paaralan, kahit wala sa paaralan, kahit nasa bahay, kailangan pa rin natin ng mga school supplies. Kahit luma na yung bag natin, okay lang yan. Okay, next. Number 3, Tutor Sherry. Ano-ano ang kanyang binili? Ayan, mga ano kaya yung binili niya? Binili ni Lorna. Bumili siya ng mga gamit. At ito ay bag, lapis, papel, pambura, notebook, at crayola. Okay. So, pwede niyong balikan ng video na to, children, ha? Kung di niyo natapos ang inyong self-learning module. At, Tutor Sherry, para po sa number 4. Okay. Ilang bag ang kanyang binili? Tutor Arlene? Okay, ilan nga ba mga bata? Okay, bumili siya ng... Tingnan niya natin. Tama, bumili siya ng 2 bag, sabi ni Candice. Ayan, medyo binibilisan na natin para matackle natin lahat. Pero alam namin na kayang-kaya nyo na yan, kids. Number 5, Tutor Sherry. Okay, ilan ang lapis na kanyang binili? Okay, ilan daw yung binili niyang lapis? Makikita natin dyan sa ating larawan. Ayan. O, sabi ni Bing kanina, bumili daw ng bag. Ayun. Sabi ni Luke, bumili daw ng 2 lapis. Ah, bumili daw ng 2 bag. Sabi ni Altea, okay. Sabi ni Jande, bumili ng 5 lapis. Yay! Tama. Okay. Number 6. Ilang pambura ang kanyang binili, Tutor Arlene? Okay, ilan ang binili? Ayan, habang tayo po ay... Ayun, ang bilis. Ang daming sagot, oh. Okay, bumili siya ng ilang pambura? Isa. Ayan. Isang pambura. Okay, ayan, alam mo, mga Tutor Share... Tutor Sherry, ang daming bagong pangalan. Patunay yes, lang na talagang dumadami ang ating mga viewers at marami tayong bagong estudyante. Okay, yes, ngayon naman sa pahina 10, pwede nating isulat o alamin ang bilang sa pamamagitan ng paggamit ng ilustrasyon o drawing. So, meron tayo ditong 3 hanay, kids. Unang hanay ay mga bagay, ikalawang hanay ay tambilang o simbolo kung paano isinusulat at sa 3 hanay ay kung paano ito isinusulat. Ayan. So, isa. Okay. Sunod natin, Tutor Sherry. Ito ay may 20 lapis. 20. Ayan. Sa salita. Next natin, Tutor Sherry. Ito ay mayroong 27 sa salita. Ayan. Sa salita naman, 27. Sa tambilang ay susulat natin ng 27. Okay, tandaan natin kids, pag tayo ay magbabasa ng number, kailangan una nating babasahin yung nasa kaliwa. Okay, so 27. Sabi nga namin kanina ni Tutor Sherry, kapag alam mo na yung 0 to 10, madali na. Kasi yung susunod nun, 11, 12, 11, ganyan. Tapos
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sunod-sunod na uli yun. Uulitin nyo lang. 21. So, uunahin natin basahin yung nasa kaliwa. Sunod ay yung sumunod ay yung nasa kanan. Alright? Yes. Okay, so ganun. Ang tamang pagbilang, ha? Pagbasa ng bilang, una sa kaliwa, pa kanan. Okay, next tayo. Pag-aralan ang larawan. Bilangin ang larawan sa unang hanay, isulat ang bilang sa simbolo sa pangalawang hanay at isulat ito sa salita sa ikatlong hanay. Okay, so parang yung pinakita natin kaninang chart. Yan. Yes, so una ay mga bagay sa tambilang isusulat nyo kung ilan ito. At ito ay 36. Sa salita, ito ay 34. Sorry. Okay, 34 kids. Okay, next natin. Ah, ilan ito, Tutor Sherry? Okay, meron tayong 55. Alright, at isusulat natin ito ng 55. Spelling na. Yes, so yan ang ating magiging sagot sa ating self-learning module. Ang dami nito, Tutor Sherry. Ilan po yan? 100. Oh, ayan. Susulat natin ng 100 sa salita. O, tandaan ang gagawin, ha? So, sa pangalawa ay tambilang, sa pangatlo ay kung paano ito i-spell. Okay, next natin ay, atis. Ilan ito, Tutor Sherry? Mayroon tayong? 45 atis. Sa salita. Yeah, alright. 45. Okay, 45. Next natin ay, okay, ano kaya? Oh, daming bis. Okay, ilan po yun? Tutor Sherry, balikan natin. Ayan. Okay. Sa simbolo, ito ay 55. Sa salita ay 55. Okay. Alright, ayan. Next natin ay gawain isa, pahina, 11. Okay, mga bagay, tambilang at salita. So, yun nagawa na natin kanina. Okay, ito naman ay sa gawain 2, pahina, ang kulit ng mouse ko ah. Okay, pahina 12, piliin ang bilang ng tamang sagot sa hanay. Natutugma sa bilang na pasalita sa hanay A. Ayan, Tutor Sherry, ano pong gagawin nila dyan? Okay, bali po dun sa hanay A, pipiliin nila yung tamang simbolo doon sa hanay B. Okay, yan. Okay, overtime na tayo, kids. So, sa unang bilang, ito ay 21. Ayan, sa ikalawang bilang, siyam. Next, 63. Next, 58. Mm-hmm. At 74. Okay. Ayan, so ganyan ang gagawin natin. Alright, next, ang dami activities. Okay, gawain naman sa pagyamanin natin. Okay, wow, yayaman. Magaling magbilang, yayaman tayo. Page 13 to 14. Bilangin ang larawan sa unang hanay at sagutin ang hinihingi sa pangalawa at ikatlong hanay. Ayan, so parang ganun pa rin, Tutor Sherry, no? Ayan, so laktawan na natin to. Ganun lang ang gagawin nyo, kids, ha? Ayan, kasi overtime na tayo. May susunod pang grade 2. Ayan, so explain namin yung susunod na gagawin. Ayan, so maaaring yung balikan ang video na ito, ha? Alright, ayun. Ayan, ako, nakikita na nila ang sagot. Ito naman, Tutor Sherry. Ano pong gagawin nila dito sa page 15? Okay, para po sa ating pagyamanin sa pahina 15, gagawin nila isusulat sa salita ang mga sumusunod na bilang. Halimbawa, yung 18, Tutor Aline, paano po ang pagsulat ng bilang? Okay, so isusulat natin ito, ayan, ang ganyan, 18. Spelling na ang ating isusulat. Alright, kids? So yan ang gagawin nyo sa page 15, okay? O, tandaan natin, yan, ang mga bilang na napag-aralan natin ay mula 0 hanggang 100. And at maaari itong isulat sa dalawang paraan, tambilang o simbolo at sa salita. Ayan. Okay, kayang-kaya na nila yan, Tutor Sherry. Okay, at sa page 15 uli, isaisip, sa paraang tambilang o simbolo, maaari nating isulat ang numero. So, meron tayo dito, ayan, sa simbolo, yan ang ating paraan ng pagkakasulat. Alright?
So yan ang gagawin nyo ha. Yung sa larawan, lalagyan nyo siya ng tambilang sa kabilang side. Okay? So sabi kanina ni Tutor Sherry, maaari siyang isulat ng patambilang at pa salita. Kagaya nito mga bata. Yan, isa, dalawa, sampu, dalawamput, isa. Yes. Okay, so para matapos natin, ang page 60 naman po, ano pong gagawin nila dito, Tutor Sherry? Okay, ang gagawin ay ibubuhit sa kanilang sagutang papel ang mga sumusunod. Ayan, so idodrawing ito, kids. Unang bilang po, na letter A, 23 bola. Okay, so magdodrawing kayo ng ganyan, no? 23 bola. Sa letter B naman po, Tutor Sherry? 15 mangga naman ang inyong iguguhit sa inyong sagutang papel. Oh, masarap yan, Tutor Sherry. Masarap magbilang. Ayan, magdraw-drawing sila. Ayan, at ito naman sa atayahin sa page 16, mga bata. Ano pong gagawin nila dyan, Tutor Sherry? Okay, pagtatambili nila sa hani A sa salita mula sa hani B, isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga sagutang papel. Ayan, so ganito po gagawin nyo ha. I-connect nyo. Yan, i-connect or kaya isulat ang titik ng tamang sagot dahil bawal sulatan ng self-learning module para magamit pa ng mga susunod na grade 1. So ganyan ha, isulat ang titik ng tamang sagot. Okay. Next naman na gawain natin para sa page 16, karagdagang gawain. Ano pong gagawin nila dito? Okay, muli isusulat nila ang salita sa mga sumusunod na tambilang. Okay, isispell po nila, Tutor Arlene, yes, ang salita o bilang na 72. Ayan, so magpakita tayo ng isang halimbawa. Ayan, 72, okay, spelling, no? Ayan, so kids, ayan, sana ay masaya kayong natuto sa ating pag-aaral ngayong araw. Huwag kalilimutan na bukod sa ating DepEd EdTech, bukod sa ating Itulay, ay mayroon din tayong DepEd TV na mapapanood sa iba't ibang channel. Screenshot nyo na yan. Okay, si Tutor Aileen ay makakasama nyo sa Araling Panlipunan for Grade 2. At mapapanood naman ang DepEd Itulay sa DepEd EdTech Unit Facebook page. Saan pa po, Tutor Sherry? Sa? DepEd Philippines YouTube channel at DepEd TV official YouTube channels po. Okay? Ayan. Muli, ako si Tutor Aileen na lagi kayong sasamahan sa ating mga aralin. Siyempre, kasama natin si... Okay, ako po muli si Tutor Sherry. Tandaan mga bata na palaging magaan sa lahat ng gagawin upang ang buhay ay laging masaya. Tutor Aileen, nais ko lamang pasalamatan ang aking PSDS sa Malilao North District, Dr. John R. C. David, at ang aking mabuting principal, Sir Joey Sarmar ng Abangan Sur Elementary School, at sa lahat po ng mga guro dito sa Malilao North District na talagang nanonood po na Itulay natin. Salamat po! Okay! Bye for now, kids! And be our fantastic kids sa susunod na linggo! Bye for now! Bye! Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!